ligtas ang may alam, dapat laging Red Alert! Mahirap mapaliwanag ang pag-ibig. Parang magic ang pakiramdam kapag natagpuan. Dahil kahit anong sabihin ng utak, iba nga naman talaga kapag sumigaw na ang puso. Sa Pilipinas, marami ang naniniwala na pwede rin idaan ang pag-ibig sa aktwal na salamangka. Pero paano kapag ang dalihin sa'yo ng paniniwalang ito ay hindi pag-ibig, kundi modus? Talaga namang love is in the air kapag araw ng mga puso. Marami ang may hawak ng mga tsokolate, mga lobo at mga bulaklak. Pero paano nga ba yung samahan ng mga sawi? Ang ilan pinipili na sa ibang paraan idaan para makakuha ng pagmamahal. Kung hindi makuha sa panunuyo, makukuha kaya sa gayuma. Noong unang panahon pa, pinaniniwalaan na ang bisa ng gayuma. Pero alam ba ninyo na tumawid na rin ito hanggang sa internet? Isa sa sumubok ng online gayuma ang 31 taong gulang na call center agent na si Alias Lin. Nakiusap siyang itago ang tunay na pangalan para sa kanyang kaligtasan. Tatlo na ang nagiging nobyo ni Lin. Tumagal ng taon ang kanyang mga naging karelasyon kahit na madalas ay long distance relationship. 2013 nang makilala ni Lin sa Facebook ang German na si Alias Michael. Sa Hong Kong nakabase si Michael. At sa 2 buwan ng online ligawan, nagisilang magkasintahan. Matapos ang 1 taon ng online dating, nagbakasyon si Michael sa Pilipinas para makita si Lin. Nagpatuloy ang kanilang relasyon ng 2 pang taon. Sinubok man ang distansya ang kanilang samahan, isang oportunidad ang sumulpot noong 2017 para magkasama na sila. Nakakuha ng working visa si Lin sa Hong Kong. Nag-live-in sila at pinigilan siyang magtrabaho ni Michael. Masayang nagsama si Lin at Michael. Tila binawi ang 3 taong sa telepono lang sila nagkakasama. Pero nagbago ang lahat noong August 2018. Nang magpa-check up, 2 buwang buntis na pala siya. Gustong ipalaglag ng pamilya ni Michael ang bata. Hindi ako pumayag, kaya napilitan siyang saktan na lang ako para sana makunan or what. Yun ang unang beses na pinagbuhatan siya ni Michael ng kamay. Nagdesisyon si Lin na umuwi ng Pilipinas para hayaang mag-isip si Michael. Nag-isip ng paraan si Lin para mapaibig muli si Michael. Naglaro sa isip niya na ipagayuma ang ex-boyfriend, lalo't pinaniniwalaan niyang may bisa ito. Nagpunta si Lin sa Sikihor para maghanap ng manggagayuma. Nagbayad si Lin ng 25,000 pesos. Nangako ang manggagamot na sa loob ng 2 linggo, babalikan siya ni Michael. Pero namuti ang kanyang mata kahihintay, hindi nagparamdam ang dating nobyo. Imbes sa panghinaan ng loob, mas naging desperado si Lin sa paghanap ng paraan para muling mapaibig si Michael. Ang sagot sa kanyang mga problema, nakita niya sa mga social media websites. October 2018, nakachat ni Lin ang isang nagpakilalang manggagayuma. Sa isang restaurant sa Shaw Boulevard niya, kinita ang babaeng manggagayuma. Naningil ang babae ng 50,000 pesos. May dalang 25,000 pesos si Lin noon. Kulang pa siya ng 3,000 pangbayad sa tarot card reading fee na ipinadeposito na lang ng babae. Sa muling pagkikita, pinagdala ng babae si Lin ng mga piraso ng damit ni Michael. Magbibigay rin daw ang babae ng mga pampaswerte at mga palamuti na makakatulong sa kanyang pagbubuntis. Anim na araw mula nang makipagkita si Lin sa manggagayuma na nakilala online,
ibinigay muli ng babae ang mga damit ni Michael na umano'y naritwalan. Siningil siya muli ng babae ng halagang 5,000 piso para sa mga gagamiting sangkap pang Gayuma. Makalipas ang 2 linggo, naningil muli ang babae. Hindi pa rin nagpaparamdam si Michael. Ang tiwala na muling mapapabalik ng babae ang dating boyfriend, unti-unting napalitan ng duda. Hindi alam ni Lynn kung saan ang tirahan ng babae. Hindi niya ito mabalikan. 3 buwan na ang nakakalipas, pero hindi na niya nakausap ang babae. Gumastos ng higit 60,000 pesos si Lynn sa pag-asang babalikan ni Michael. Pero ni Honey Ho, walang paramdam ang dating boyfriend. Ayon sa psychologist, maaring ang mga paniniwala ni Lynn nung bata nakaapekto sa kanyang mga desisyon. Binisita namin ang Facebook page ng babaeng manggagayuma na binayaran ni Lynn. Mayroong mahigit 600 likes ang Facebook page niya. Ayon sa NBI Cybercrime Division, malinaw na kaso ito ng online fraud at estafa. Kadalasang nabibiktima ng online fraud ang mga tumatangkilik sa buy and sell, paluwagan at iba pa. Maaring makulong ng 6 hanggang 12 taon ang mapapatunayang nagkasala ng online fraud. Kahit anong legal na serbisyong babayaran, dapat manghingi ng resibo. Kung talaga naman wala siyang may bigay na resibo, humingi ka ng ID. At baka pwede ka na rin humingi ng picture. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng NBI sa kaso ni Lynn at ipinangako nilang matutugis kaagad ang bumiktima sa kanya. Sa ngayon, kumalap ang ahensya ng mga ebidensya para mapalakas ang kaso ni Lynn. 2 buwan na lang, manganganak na si Lynn. Nandito tayo ngayon sa Quiapo kung saan marami ang pumupunta na hindi pa tinatamaan ng pana ni Cupido at walang mahanap na pares para sa araw ng mga puso. Kilala ang Quiapo na tahanan ng itim na Nazareno. Libo-libo ang nagpupunta rito kada araw para magdasal o magsimba. Pero paglabas ng simbahan, iba't ibang mga paninda ang makikita. Maliban sa mga poon, mabenta rin doon ang gayuma. Isa si Gloria Hentolea sa mga nagtitinda sa Quiapo. 18 taon na siyang tindera ng mga gayuma at iba pa. Bata pa lang si Gloria, marunong na umano siyang gumawa ng mga gayuma. Natutunan niya sa ina kung paano ito gawin. Noong 2015, pinasok na rin ni Gloria ang online gayuma dahil sa dami ng humihingi ng tulong sa kanya. Pero aminado si Gloria na maraming nagdududa sa kanila. Totoo man o hindi ang gayuma, patunay ang ginagawa ni Gloria na marami ang tumatangkilik dito. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, wala silang kontrol sa mga ibinebenta sa labas ng simbahan. Yung mga gayuma, kasi isa ito sa kumbaga kabilang ito dun sa mga kinagamit ng mga, sabi natin, mga witchcraft, no? Yung mga pag, yung pangkukulam o sorcery, which is, kumbaga, against ito kasi sa First Commandment. Umilis naman yung simbahan, lalo na dito sa Quiapo na nanawagan kami at nakiusap sa City Hall, sa pamunuan, maging sa mga polisya na kung hindi sila mapigilan, eh lumayo sila. At talagang uhulihin sila kung lantaran nila itong gagawin. At lagi naman tayong nagpapaalala sa mga tao na huwag itong i-entertain, huwag silang puntahan. Nanghihinayang si Lynn sa perang naipon na sana niya sa pagpapanganak. Pero huli na para magsisi. Nag-iwan ng aral kay Lynn ang dinanas. Huwag mo nang unahin yung pagiging desperado or kung anumang emosyon na meron. Kasi
mas mabuti na na-stable yung emotions mo bago ka mag-design sa mga ganung bagay. Lalo na kung may derang involved na alam mong hindi naman mababawi agad-agad. Kilalanin niyang mabuti yung tao kesa nakilala mo lang sa internet, tapos nahulaan ka lang na ilang bagay, naniwala ka na. Hindi man naging maganda ang mga karanasan ni Lynn ng mabigo sa pag-ibig, nagbunga ito ng buhay. Hindi na siya naniniwala sa Gayuma dahil natagpuan na niya ang tunay na pag-ibig na kailanman hindi maibibigay ng anumang mahika.